o matapos mong daanan, kung ano man yon, gagamutin ka niya kung sa proseso ika'y nasaktan. Papagalingin ka niya kung sa proseso ikaw ay nasugatan. There is a restoration of the patient if God is your physician. Parang doktor, magdaramdam ka dahil inooperahan ka, dahil hinihiwa ka, dahil pinuputol yung mga bahabahagi ng iyong katawan. Yun naman pala, bulok yun, dapat talagang tanggalin. Lalala ka pag hindi inalis. Pero in the process, nasusugatan ka. Pero may nagtampo na ba sa doktor dahil nasugatan siya? Alam mo kasi na mabuti ang layunin. At pagkatapos naman sa surgery, nasa recovery room ka eh. Yun. Matapos kang masugatan sa proseso ng pag-aayos sa iyo ng Diyos, dadaan ka sa recovery room dahil ginagamot niya ang kanyang nasugatan at pinapagaling niya ang kanyang nasaktan sa proseso ng pagtatama. Kaya huwag na huwag magtampo sa Diyos. Job 5:2, ang sama ng loob ay pumapatay sa mga taong hangal. Sabi na naman ni Eliphaz kay Job, niya huwag kang sumama ang loob sa Diyos. Kung sa tingin mo'y masama ang iyong kalagayan ngayon, sa palagay mo ba mapapabuti ka na sumama pa ang loob mo sa Diyos? Hindi yan ang paraan para ma-improve ang iyong situation. Don't take that wrong path. Psalm 37:7, be patient and wait for the Lord to act. Maghintay. Wait for the good fruits of the Lord's actions. Kung ikaw ay nilanggas, mahapdi, masakit. Inoperahan ka, masakit. Pero hintayin mo ang magandang bunga niyan. Just survive the day so that tomorrow you will see the good fruits of the Lord's dealings with you. And very importantly, pag tayo'y nabigo at patuloy na nabibigo, nalulugi, know the natural cause or causes of your disappointment. Hindi hiwaga ang failure. Hindi hiwaga ang kabiguan. Meron niyang natural na dahilan na kung yung pag-aaralan at susuriin ay pwede bong iwasang ulitin. O kaya ay may matututunan ka mula dun sa pinag-aralan mong dahilan kung bakit ka nabigo. Pag nabigo ka, patuloy ka nabibigo, huwag laging unahin ay manisin sa Diyos. Suriin mo ang iyong sarili kung ano ang pinagmumulan ng iyong kabiguan. Because creation is ruled by natural law. Naglalakad ka, natisod, nadulas, nalaglag ka, nabalian ka ng buto, tapos sisisihin mo ang Diyos. May gravity talaga. Kaya dapat, igalang mo yung natural law na yon. Mag-ingat ka sa paglalakad. Kung ika'y madadulasin, mahihiluhin, kumapit ka sa hawakan pagka ikaw ay nananaog o umaakyat. O iwasan mo ang sobrang matatarik na mga daan. Kasi may natural law. Kahit memoryado mo ang buong Bible, kahit dasal ka ng dasal, kahit palabigay ka sa mga nangangailangan, pag nadulas ka, pwede ka rin mabarog at mamatay. Hindi ka exempted doon. So ang tunay na maka-Diyos ay aalamin at igagalang ang mga batas ng kalikasan, natural law, kasi Diyos ang may gawa ng natural law. Obedience to God, submission to God, is submission to natural law. Don't ask for exception. Misyonero ka, dala ka ng dala ng salita ng Diyos sa mga kung sino-sinong malalayong tao, pero hindi ka nag-iingat sa iyong kalusugan, makakawa ka rin sa mga sakit ng mga nasa paligid mo. Hindi ka exempted. Ang ginagawa ng tunay na maka-Diyos ay sumusunod sa batas ng kalikasan imbes humingi ng exception sa Diyos. Ecclesiastes 7:13, think of what God has done. If God makes something crooked, can you make it straight? The obvious answer is no. And the crookedness there doesn't really mean crooked. It means crooked sa tingin mo. Pero maitutuwid mo ba yun? Mali ba sa tingin mo na may apoy? Luto ka nga ng luto araw-araw pa. Apoy ang tumutulong sa'yo. Ang dami-daming tulong ng apoy. Pero natulog ka sa isang kwarto, sa isang hotel na walang fire escape, nagkasunog, namatay ka, huwag ka magtampo sa Diyos. Suddenly, masama ang apoy dahil lang apektuhan ka. Kaya titingnan mo, bago ako matulog sa kwarto na to, nasa ng fire escape? O may fire escape nga, baka nakalock.
O hindi nga nakalak, baka may nakabara sa labas. O baka pagbukas ko ng fire escape, pagtulon ko, ay, 9th floor pala, walang hagdan. Hindi namatay naman ako sa pagkahulog. Tinitingnan mo ang natural law. Magtatampo ka sa Diyos dahil lumubog sa bangka ang iyong mga kamag-anak at nagkandalunod. Pero sinuri ba nila yung bangka kung safe? Tinignan ba nila kung tama ang panahon, maalon ba, mahangin para sila mamangka? May natural law. Life is ruled by cause and effect. Pag may effect, may cause. Kung ayaw mo ng effect, huwag kang pumasok doon sa cause. You want to minimize yung potential na ikaw ay nasaktan sa ganitong paraan, hindi mag-ingat na mag-ingat ka sa ganong area of your life. Galatians 6:7, kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ibig niyo pong sabihin, itinanim ng lola ko na magka-cancer siya sa katawan niya, so siya ang may kasalanan. Eh, pero kung kinain naman niya ng kinain yung mga nakaka-cancer, tapos hindi niya pinalakas ang kanyang katawan, kulang siya sa resistensya, eh, tanim na rin niya yun. Eh, paano po pag genetics? Nasa lahi nila. Merong sagot dyan na pupuntahan natin maya-maya. But the point is, lagi kang may participation sa nangyayari sa iyong buhay. Ibig niyo po sabihin, pati mga kabiguan ko sa pag-ibig na pitong sunod-sunod na, ako pa rin ang may kasalanan. Eh, tingnan mo yung profile ng lahat ng inibig mo, siguradong pare-pareho ng biodata yun. Laging gusto mo may bigote. Laging gusto mo may ganito, may ganon. Oh, hindi mo ba nakikita na yung formula na yan nagpupunta sa disaster? So, dapat tinitingnan mo kung ano ang participation mo, kung ba't ka nasasadlak sa kalagayan na yan. Obey and live by natural law. Alam nyo na na mas maraming panganib sa mga kalye pag lampas na ng alas 12 ng gabi. Kasi yung mga naglalasing, lasing na. Yung mga nagdadrugs, durug na. Tapos kumukonti na ang mga tao, kumukonti na yung mga pulis dyan, dumidilim pa pag walang ilaw, lumalaki ang potential na may magawang masama sa'yo pag nandun ka. So, iniiwasan mo ba sa abot na yung makakaya na malagay sa mga ganong kalagayan? O lakad ka ng lakad, tapos sasabihin mo, ipagtatanggol ako ng Diyos. Tapos sinasabi mo, do I walk to the valley of the shadow of death? Eh, doon ka dumadaan sa mga nagpapanaan, nagbabarilan. Gusto mo ma-exempt ka doon? Ecclesiastes 10:10, if you don't sharpen your axe, it will be harder to use. If you are smart, you'll know what to do. Hindi pinapanalangin na tumalas ang iyong mga axe o ang iyong gunting o ang iyong kutsilyo. Ihahasa mo yon. You know what to do. Yung iba kasi sobrang high perfect, dinadaan lahat sa dasal. Hindi dinadaan sa dasal yung kaya mong gawin naturally, kaya ka nga binigyan ng Diyos ng natural talent, natural intelligence, natural energy, para gamitin mo yon. Then identify disobedience to natural law by you. Okay, may nangyari sa'yo, nagtatampo ka sa Diyos, malapit ka na magtamo, pero ano ba yung pananagutan mo dyan? Ah, na-identify ko na po. O, di sige, iwasan mo na yan para hindi naman ulit. Pero paano po yun na hindi naman ako may kasalanan yung asawa ko? Kaya kami nalubog sa utang. Kaya nagkagulugulong buhay namin dahil sa anak ko na to. Well, you have to identify disobedience not only by you but by people you interact with that affect you directly or indirectly. Because whether you like it or not, damay-damay ang mga buhay natin. Natural law din yun. Alam nga naman, nag-asawa ka ng isa halimbawang mahilig makipag-away, tapos ina-expect mo na ang buhay mo magiging tahimik. Siyempre, lagi siyang mapapaaway at dahil asawa ka, madadamay ka. Kaya ang mga magulang, kumisan mukhang pera. Pag tinitingnan lang yung mga naliligaw sa anak nila o yung nililigawan anak nila, sabi nila, may pera ba mga yan? Lola ko naman mukhang pera, nanay ko mukhang pera, ako puro love, love, love lang. Alam nyo, yung inibig nyo, pag walang pera, yung nanay niya, pag na-ospital, kayo magbabayad nun.
Pag namatay yung tiya niya na walang kapera-pera, madadamay ka, ikaw magdadala ng ataol. Hindi ka pwede hindi madamay sa buhay ng iyong pakakasalan o magiging partner sa buhay. Kaya yung mga matatanda na napakarami nang nakitang pagkakadamay-damay, napili. Anak, may lupa ba yung nobyo mo? Mukhang lupa lang yata sa kukon niya ang meron niyan. Handa ka bang maghanap buhay na maghanap buhay? Na lahat na kamag-anak niyan, kaibigan, ito may problema, kasali ka. Proverbs 10:16, if you live right, the reward is a good life. And part of living right is, if it is in your power to do so, to choose the people that will be in your world. Tapos kung ikaw, may malasakit ka sa pamilya mo, sa mga nagmamahal sa'yo, magpapakatino ka. Kasi oras na magkaroon ka ng dilubyo, damay sila. Mga anak na pasaway, ayaw pasaway sa magulang, laging gustong nakamotorsiklo, tapos pang nagdadrive ng motorsiklo, nakatayo. At nagbabalas pa ng platito sa kamay, hindi naman sirkero, pagka na-aksidente ka at nagkabali-bali, aalagaan ka ng nanay mo. Kahit hindi siya ang nag-udyok sa iyong sumakay dyan. Nagpabaya ka sa iyong buhay, pinag-aaral ka sa konting perang meron kayo, hindi ka pa nag-aaral, nagkawindang-windang ang buhay mo, damay ang mga pamilya mo. Bukod sa dadamay sila sa hirap mo, eh hindi ka pa ngayon lalakas para sila itulungan. Mayroon tayong pananagutan sa bawat isa. At kuminsan, pilit na pilit ka magpakatino, yung mga pamilya mo, kaibigan mo, winawaldas ang buhay nila, tapos pag nangailangan, sa'yo pupunta. Yung pinagsisikapan mong ipunin, yun ang gusto nilang pitasin, yung gusto mong maipon sana para sa ibang pangangailangan, napupunta sa mga kabalbalan nila. Kaya yung mga iba, nagpapakalayo-layo sa kanilang mga kamag-anak kasi hindi na sila makabuelo. Konting angat nila, hinihila uli sila pabalik sa lupa. Kasi hindi inaayos ang mga buhay nila, tapos iaasa sa iba ang pag-aayos. Proverbs 14:18, ignorant people get what their foolishness deserves, but the clever are rewarded with knowledge. So kung hindi mo papatalinuhin na yung sarili, mabubuhay ka sa kahangalan, magdurusa ka. And the sad part of it is, may madaramay na magdurusa rin. Ganong karami mga anak ang nagdusa dahil pabaya ang mga magulang. Gano'ng karami mga matatanda ang nagdurusa dahil ngayon ay pinapabayaan sila ng mga anak na itinaguyod nila noon. Pag meron tayong mga pagpapabaya, may madadamay. If you are not in your right place, if you are in the wrong place, then your right place will be empty. Kaya dapat ang lahat ng tao lumalagay sa lugar kung saan ka dapat nandun-dun ka para maayos ang universe. Identify disobedience to natural law by the people you interact with, and if you can, cut or minimize your engagement with them. Madadamay at madadamay ka. People who always disobey natural law, hanggang kaya mo, iwasan mo. Kaskasero siya, lasenggo, tas nagda-drive, tapos sasakay ka. Anong hinahanap mo? Sakit ng katawan. Iwas. Proverbs 22:5, crooks walk down a road full of thorny traps. Stay away from there. Yan daw mga hindi matitino, ang dinadaanan niya mga pinipiling landas, puro matinik, puro maraming bitag, puro maraming panganib, huwag kang sumama. Proverbs 23:20-21, huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masisiba sa pagkain, pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit ng basahan. Nanliligaw pa lang sa'yo, nililigawan mo pa lang, boyfriend mo pa lang, girlfriend mo pa lang, marami ng clue kung ano ang pagkatao. Marami ng clue kung saan pupunta ang kanyang buhay, so mag-isip-isip ka. Huwag ka magpabulag sa pag-ibig. Kasi yung pag-ibig, seasonal, nabubura rin yan. Nawawala rin, lalo't nawawala na sa pagdaan ng panahon yung mga hinahangaan mong katangian. Yung
ang girlfriend mo 21. Tapos ang asawa mo na forever 21 ang IQ. Eh, mawawala ang pag-ibig mo nun. Lalo nag-gogro yung pag-ibig mo. So, tingnan mo, saan pa ito ang buhay nitong taong ito? Estudyante, puro cutting classes, puro absence. Saan sa patong ang buhay niya? Parang may clue ka na eh. So, huwag ka magpabulag dahil makapal ang pilik mata. Dahil maganda ang kilay, brown at ang kapal. Lahat ng babae ngayon magkakamukha ang kilay, brown at ang kapal. Isa yata ang himalayan ng modern technology. Lalo sa mga nagtitinda sa mga department store. Sabi ko nga, bakit magkakamukha kayo ng kilay, iha? Oh, mamaya, pag naghilamos yun, wala na yung kilay. So, na-inlove ka sa kilay, sorry ka na lang. Character ang mahalaga. If you stay engaged with such people, if you must stay engaged with them, hindi mo maiwan o hindi pwedeng iwan. Accept your fate as collateral damage. Nadamay ka talaga sa pinili mong makasama sa buhay. Tanggapin mo ang iyong palad as part of your coexisting with others who disobeyed natural law. Pero hindi yon kasalanan ng Diyos. Lamentations 3:28-30. When we suffer, we should sit alone in silent patience. We should bow in submission, for there may still be hope. Nagdurusa ka, magdusa ka. Manahimik ka, mag-isip, umasa, kasi meron naman talagang pwedeng asahan, kasi may Diyos. Pwede nagdurusa ka, tapos papagalitan mo yung Diyos. Mumurahin mo yung Diyos. Magagalit ka sa Diyos. Anong panalo mo dyan? When disappointed, or when disappointment happens, despite your obedience to natural law, kasi may ganun, sinusunod ko naman po lahat, nag-iingat naman po ako. Hindi po talaga yung lola ko kumain ng anumang masama, pero bigla rin pong namatay. Eh, bakit? Nadaganan po ng troso. Ay, iba naman yun. Hindi naman pala niya ikinamatay pagkain eh. Nag-iingat siya sa pagkain. So, huwag mong sisihin na nadaganan siya ng troso. Siguro pa kalat-kalat siya kung saan maraming troso. Alang naman naglakad yung troso at nagpunta sa kanya para sa daganan. So, meron din siyang pananagutan. But when disappointment happens despite your obedience to natural law, place it where it could belong. Consider it as possibly a trial or a testing. But this is rare. Konti lang ang dumadaan sa trial and testing, yung mga katulad lang ni Job, yung mga sobrang matuwid, o kaya yung inihahanda para sa isang napakalaking ministry, pwedeng dumaan yun sa trial and testing. But most of the time, huwag mo sabihin, trial, I'm going through trial, I'm going through testing. Bakit? Job ka ba? Banal ka ba? Righteous ka ba? Most of the time, kasi you broke natural law. Pero pwede rin na dumadaan ka sa trial. At kung sakasakali, na may pamangilan-ngilan at paminsan-minsan sa ating dapuan ng trial and testing, James 1:2-3, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat inyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So, dumadaan ka sa pagsubok dahil ipiniprepare ka pa for a greater ministry or bibigyan ka ng maraming gantimpala na may kinalaman sa pagpasa mo sa trial na ito. Why it happens? The Bible doesn't explain. But yes, there are a few examples of that. Most of the time, pag sinabi mo, wala naman ako maisip na kasalanan ko, kasalanan ng mga mahal ko sa buhay, it could be a preparation for growth or for greater blessings. When you go through a trial, remember this, it's a make or break. Trials can make you to become a greater person. Trials can also break you to be a much less person because the same heat that melts the wax hardens the clay. Pag nagluluto ng palayok yung mga gumagawa ng palayok, pag ipinasok nila sa pugon, tumitigas ang putik. Pero pag naglagay sila ng kandila sa loob ng pugon, natutunaw ito. So, laging may pugon ng buhay, magpasya ka kung ikaw magiging palayok o kandila. Kung ikaw ay matutunaw o lalong titigas at lalong magiging useful. Ngayon, kung hindi man pala trial, ginagawa mo na lahat ang tama.
Pero may dumarating pa rin mga kabiguan, place it where it belongs. At si Solomon, naglagay ng space para dyan kung saan siya ilalagay, tinatawag niyang time and chance. The other versions call it bad luck. Ecclesiastes 9:11. Here is something else I have learned. Sabi ng matalinong si Solomon, the fastest runners and the greatest heroes don't always win races and battles. Wisdom, intelligence, and skill don't always make you healthy, rich, or popular. We each have our share of bad luck. Sabi ni Solomon, sa talino ko na ito at pinag-aralan ko na lahat, meron ako na-observe. Na-observahan niyo rin ba? Hindi lahat ng pinakamabilis tumakbo ang nananalo sa takbuhan at karera. Hindi lahat ng malalakas ang nananalo sa gyera. Hindi lahat ng mga matatalino at may kakayanan ang yumayaman o lumulusog o sumisikat. Sabi niya, kanya-kanya rin tayong kamalasan sa buhay. Sabi ng Tagalog version, lahat ay dinaratnan ng malas. Di po ba walang malas sa Diyos? Walang malas at swerte? Ayan na nga na sa Bible na nga eh. Pipilitan mo pag walang malas. Sa mo narinig na walang malas? Pastor mo, sa pare, sa imam, kanino? Ayan na nga sa Bible, meron eh. Guni-guni mo lang na walang malas. Meron. So, maghintay, maghanap ng kapalaran kung minamalas. Remember, nothing is permanent. Not even kamalasan. Naiiba rin yan. So, hintayin mo lang. Yan ang sinasabi ng matatandang gulong ng palad. Gulong ng buhay. Umiikot din yan. Kung isa lang mabagal nga sa'yo, ang bilis sa iba, sa'yo, tingnan mo na lang yung buhay mo. Huwag mo i-compare sa iba. O kaya, hindi naman pagsubok. Hindi naman kamalasan. Consider it as a still unidentified blessing. Sabi mo, hindi naman ako minamalas. I don't think so. Hindi naman ako dumadaan sa trial. Hindi naman ako disobedient. So, blessing to. Hindi ko palang alam na blessing to, pero malalaman ko rin yun. Job 42:12, ang yaman-yaman ni Job, tas naghirap, nagkasakit, namatay ang mga anak at lahat-lahat. Pero Job 42:12, the Lord blessed the last part of Job's life even more than He blessed the first. So, yung palang dinadaanan ni Job na sobrang pagsubok na yon, ang magbubukas ang pinto para sa sobra-sobra pang daming blessing na higit-higit pa sa dati ng blessing niya. So, you may be going through a part of an unidentified blessing. May kausap ako na isang pamangkin sa Facebook. You know, I call my followers pamangkin. Masama ang loob nila sa Diyos. Mag-asawa. Malapit na nga sila magalit sa Diyos. Namamoro na kumbaga sa bingo. Kasi ang tagal-tagal na doon nilang gusto magkaanak, hindi sila magkaanak. Nagpa-check na sila, blah, blah, blah. At sinabi na, clinically, hindi na daw sila magkakaanak pa. So, ayaw na nila magsimba. In other words, sabi ko, eh, hindi nyo ba sa pagsisa, hindi nyo ba pagsisimba, eh, magbubuntis ka? Eh, hindi po. Eh, yun pala, hindi naman nakakabuntis sa hindi pagsimba, eh, ano kinalaman ang pagsisimba mo dyan sa kalagayan mo? So, hindi ko minamalita yung pagdurusa, pero, have you considered adoption? Ayaw po ng husband ko. Eh, kaya ba niyang magbigay ka ng anak? Eh, hindi nga po. Clinically, pati ako. Eh, that's the next best thing. And when the best thing is not available to you, the next best thing is the best thing. Eh, paano po kung maging masama ang ugali nang i-adopt namin? Bakit lahat ba ng biological children magaganda ugali? Hindi guarantee yan. Diba? So, lahat yan, inilalagay mo lang sa kamay ng Panginoon. Kasi, reklamo kayong reklamo, wala kayong anak. Sabi naman ng lahat ng pinag-doktoran nyo, hindi kayo makakaanak. E, ba't hindi na kayo mag-adapt? Ang dami-daming masasayang pamilya na adoptive families. Maraming biological families, miserable. Meron nga mga anak na biological children eh, yung pati yung oxygen ng magulang nung naghihingalo, tinatanggal sa ilong ng magulang at ibinebenta. I know true stories of this. There's no guarantee. So, sabi niya, ngayon, nagbulay-bulay si mag-asawa. Ay, gusto na po namin. Yun, kasi matuto kayo maghanap ng next best thing para hindi kayo lagi nagre-reklamo. Laging
may pag-asa. Laging may choice. Hindi ka binibigyan ng Lord ng dead end. At kung makarating ka man sa parang dead end, yung pala ang way mo na up. Yun na, kasi hindi naman ka nilagyan ng kisame. Pwede kang mag-go up to God in prayer, in faith. Romans 8:28. We know that God is always at work for the good of everyone who loves Him. So magtiwala. At ang atupagin mo, ay mahalin mo ang Diyos, makipagmahalan ka sa Diyos, kasi yun na lang ang pag-asa mo. Magtatampo ka sa Diyos, kanino ka pupunta? Kay Satanas. Wala ka namang ibang choice. When frustrated, solve the problem. May natural law at work for you to be able to solve it. Address the issues. Katulad nun, gusto mo magkaanak, eh biologically, hindi ka magkaroon anak, may iba pang paraan. Si Tarzan nga, pinalaki ng gorilla. Diba? So pati nga gorilla, nag-aalaga ng tao. Eh ba't ikaw, tao, hindi ka mag-aalaga ng tao? Marami pang iba, marami pang pwedeng gawin sa buhay. Hindi lang yun. Proverbs 14:4, where there are no oxen, there is no grain. Abundant crops come by the strength of the ox. Siyempre, bago umuso ang traktora. Pagka wala ka daw ahayop na katulong para magbungkal, hindi ka magkakaroon ng ani, hindi ka makapagtanim eh. Ang sinasabi lang nito, solve your problem. Gusto mong magtanim, gusto mong umani, dapat meron kang pangararo. Every problem has a solution. Tandaan nyo yan. Pero pastor, wala pong solution ng problem ko. Eh di hindi yung problema. Sinabi ko na lang, every problem has a solution eh. Pag walang solution, hindi problema. Tanggapin mo na lang as a fact of life. Huwag mong problemahin ang walang solusyon. The very definition of a problem is that it has a corresponding solution. And if you cannot find it, if you cannot have it, then it is not a problem. It is a fact of life to be embraced, to be comfortable with, and if possible, to thrive in. Huwag niyong problemahin ang hindi problema. Gustong-gusto ko po sana kumanta, pero tone deaf po ako. Eh, madadaan ba sa operasyon yan? O kung ano-ano mang ritual, hindi po. Eh, di huwag kang kumanta, tumula ka. Ba't mo pinoproblema yun? Wala palang solusyon. Matthew 5:25, kung may ibig magsakdal sa'yo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ng iyong kaso. Kung hindi, ay dadalhin niya kanya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. So, ayaw mo ng bilangguan? Dapat hindi ka makarating sa tanod. Ayaw mong makarating sa tanod, dapat hindi ka makarating sa hukom. Ayaw mong makarating sa hukom, makipag-areglo ka na bago ka pa dalhin sa court. Yun ang solusyon. May solusyon yan. Ayaw mo palang makulong, tapos nagmamatay ka sa crime, makipag-ayos, eh ngayon, nakulong ka tuloy. May proseso. And I observe in life, naobserbahan ko mga kapatid dito, at siguro naobserbahan nyo na rin, walang tagumpay o walang kabiguan, walang pagkabuo o pagkasira na nararating mo sa isang hakbang lang. 3 hanggang 5 hakbang bago ka makarating sa pagkagiba. Ganon din sa pagkabuo. Pag narasadla ka sa isang kalagayan na sobrang pangit, hindi ka lang okay kahapon, tas pangit na ngayon. Tracing mo ang mga steps mo, may nga 3 hanggang 5 hakbang na nagdala sa'yo dyan. At bakit maganda magbilang? Kasi baka nasa mga pangalawa ka na, 2.5, umatras ka na. Kasi ang kasunod yan, baka mapasubo ka na, malagay ka na sa pangit na kalagayan. Hindi mo pwedeng sirain ang isang maganda sa isang hakbang lang. 3 to 5, definitive, strong, stubborn steps to be destroyed. Kaya ang sabi sa Bible, if a man remains stiff-necked after many rebukes, he shall be destroyed beyond remedy. Ang sabi, be after many rebukes. Marami tayong paalalang naririnig. Hindi bigla-bigla na lang na wala naman nagsabi sa'yo, nawasa ka na. Sobrang series ng katigasan ng ulo, series ng pagsisikap para ka makarating sa kabiguan o sa tagumpay. So, suriin natin kung saan nagpupunta ang ating mga malalaking hakbang ngayon. Kasi pag narating mo yun bukas, huwag ka magtaka. Kasi mga 2 years mo nang tinatahakan landas na yan, kaya nandyan ka na today. And when things really go wrong,
by your standards, do not take it against God. Walang masamang balak para sa iyo ang Diyos. Hindi ka itinakda ng Diyos na mabigo, masaktan, magiba. Maganda ang plano sa iyo ng Diyos, pero kailangan yon ay sundan mo ang kanyang natural law, sundan mo ang kanyang ethical and moral law, and do your best. Job 5:6-7, evil does not grow in the soil, nor does trouble grow out of the ground. No, indeed, we bring trouble on ourselves, as surely as sparks fly up from a fire. Well, huwag niyo sisihin na biglang may tumubong kasamaan sa lupa, tapos natapakan mo, natinika, o natatapilok ka, natumba ka tuloy. Sabihin ka, no, hindi nagmumula sa nothing ang evil. Nililikha mo yan para sa iyong sarili. O nililikhaya ng mga taong sangkot ka, nadadamay ka. Basta sabi ko noon, huwag mong sisihin ang hangin. Evil does not come from God, but from our own doing. Failure does not come from God because God is God of success. It comes from our own undoing or the people close to us. Lamentations 1:18, the Lord was right, but I refuse to obey Him. Kaya may nangyayaring mali. The people around me refuse to obey God. Damay ako. Again, merong ganun. Damay-damay talaga kasi. Dahil may isa lang humanity. Pag merong nagpabayan, ang factory niya, puro polyutant na nasa hangin, tapos nagpabayan yung gobyerno para yung pigilin, tapos naamoy mo, nagkaroon ka ng sakit, di yung kasalanan ng Diyos, kasalanan yun ng buong komunidad. Matthew 13:28-29, His servants then asked, "Do you want us to go out and pull out the weeds?" "No," He answered, "you might also pull up the wheat." May kinuwento si Jesus, yung mga magagandang halaman, tinubuan ng mga pangit na halaman sa tabi. At sabi ng mga tauhan, ng may-ari ng bukid, "Gusto niyo po, bunutin na namin ang mga damo." Sabi ng may-ari, "Wag. Pag binunot niyo ang damo, maaaring mabunot din pati yung magandang halaman. Kasi buhol-buhol ang mga ugat nila sa ilalim ng lupa." Kaya ganun din yun. Sabi ng iba, "Ba't yun na lang po patayin ng Diyos lahat ng masamang tao?" Eh kung tatay mo yung masamang tao, willing kang patayin siya ng Diyos. Eh dinadamay ka. Bakit hindi lang patayin lahat ng masama? Eh paano? May mga madadamay. So sabi, no, may panahon para dyan. At may panahon na hindi mo ginagawa yan. Kasi damay-damay ang buhay ng tao. So huwag magtampo, huwag magalit, at huwag lumayo sa Diyos. Walang katwiran yan. At walang panalo. Talo ka lang, gagalit ka pa sa Diyos, tinagka-doble-doble ang talo mo. Kasi wala namang ibang choice. Wala kang ibang source of what you need. Job 23:13-14, "But He alone is God, and who can oppose Him? God does as He pleases, and He will do exactly what He intends with me." Tanggapin mo yon. It's a fact of life. Tulad ng kawayan, pag malakas ang hangin, yumuyuko, sumasayaw. Pagkatapos ang bagyo, buo pa rin. Yung nagmamatig ka sa mga puno at mga sanga, lumalaban sa hangin, nababali, nabubunot. Ganon din ang attitude natin. Kung may hangin na nandyan sa buhay natin, let's submit to God. Let's dance in the wind. Let's adjust. Huwag sobrang magdrama and you will survive. Yung iba nga, lumalayo sa Diyos. Ayoko na mag-pray. Talaga? Hindi ka na nagpe-pray? Pag nasa bangkakat, lakas-lakas ang alon, Diyos ko, napapapray ka rin, di ba? Pag kami ang mga panganib, napapapray ka rin. So, huwag ka na maghintay ng ganun mga panganib. Wala ka namang papupuntahan na wala doon ng Diyos. O sige, hindi ka nagsimba, eh wala ba yung Diyos sa bahay mo? Hindi po, nagpunta po ako sa kasino. Bakit wala ba doon ng Diyos? The earth is the Lord's and everything in it. Psalm 139:6, "Where could I go to escape from you? Where could I get away from your presence?" The answer is nowhere. Because the earth is the Lord's and everything in it. Kailangan mo pa rin naman ng Diyos kahit nabigo ka sa isang bagay, ang dami po ang tagumpay.
Can you imagine? Sabi mo, hindi na ako pinapansin ng Diyos, hindi ako inaalagaan. Tuwing nag-i-inhale ka nga, may pumapasok na oxygen sa lungs mo eh. Meron bang nag-inhale na, ay, walang oxygen. Bakit nitrogen na pumapasok sa brain ko? Bakit, chemist ka pa, alam mo pa? Tatanggap at gagamit ka pa rin ng blessings ng Diyos kahit magtampo-tampo ka dyan, dahil hihinga ka pa rin. Iinom ka, kakain, mabubuhay ka. Magpapakamatay na lang po ako. Ay, sigurado ako mang better ka sa pupuntahan mo. Napapabuti ka talaga. Don't jump from the frying pan to the fire. Nasa banig ka na, lilipat ka pa sa sahig, sabi ng matatanda. Sama-sama na nga ng kalagayan mo, magagalit ka pa sa Diyos. Eh, kanino ka nalang lalapit? Walang buting idudulot ang paglayo sa Diyos. Kasi hindi naman talaga ikaw nakakalayo sa Diyos. Binabarahan mo lang yung mga daan ng blessing patungo sa'yo. Ang lalong paglapit pa nga sa Diyos, ang tunay na pag-asa. Gipit na gipit ka na, wala ka ng masulingan, talong-talo ka na, luging-lugi ka na, Diyos na lang ang pag-asa mo. Doon ka dapat lumapit. Lamentations 3:19-24. Just thinking of my troubles and my lonely wandering makes me miserable. That's all I ever think about. And I am depressed. Then I remember something that fills me with hope. The Lord's kindness never fails. If He had not been merciful, we would have been destroyed. Yun ang aalalahanin mo pagka nagigipit, nalulungkot, nasusukol, nade-dead end, nabibigo. Alalahanin mo yung hope in God. Sabihin mo, eh, bakit naman po kung kailan pa ako nag-Bible study tsaka pa nalugi yung tindahan ko? Kung kailan pa ako nagbabaptize, kung pa ako nahulog sa bisikleta? Kung kailan pa ako gumagawa ng mabuti, tsaka ako nagkasakit. Well, huwag mong sisihin yung paggawa mo ng mabuti, yung pagbabible study, paglapit mo sa Diyos. Because, baka ngayon ang nakapagligtas sa'yo na hindi ka lang nahulog sa bisikleta, baka kung hindi ka malapit sa Diyos, nasa gasaan ka pa ng bisikleta ang nagkahulugan mo. Because you can always say, it could have been worse. When bad things happen, say to yourself, it could have been worse. I'm sure that God's grace had limited the bad effects of this thing in my life. At huwag yung baligta rin na Diyos ang sisisihin nyo. Mula po nung nag-Bible study ako, doon pa nasunog ang tindahan. Eh, ikaw man nasunog? Hindi. Eh, baka nga kung hindi ka malapit sa Diyos, kasama ka ng barbecue doon, pasalamat ka. Huwag yung papasamain mo ang Diyos. Lagi na lang sinisisi ang Diyos. O ikaw, mula nung nag-born again ka, yan, bumagsak ka na sa klase. Eh, wala namang kinalaman yung paglapit ko sa Panginoon doon. Kung hindi nga po siguro ako na lumapit sa Panginoon, baka yung building ang bumagsak sa akin. Lagi nga hanapin mo kung ano yung mabuti. Because the will of God for you is what is good. But the happening of what is good is limited by your capacity to receive it. By your readiness. By your track record. Kung nakakatatlong hakbang ka na patungo sa kabiguan, tapos sabigo ka ng konti, dahil iniligtas ka ng Diyos, dapat todo-todo na yung kabiguan na yan. Huwag niyong sisisihin ng Diyos dahil wala siyang masamang binabalak laban kanino man. The Lord can always be trusted to show mercy each morning. Kaya pag nasa gabi ka, alas dos ng madaling araw ng mga kalungkutan, antayin mo yung umaga kasi biglang naiiba ang lahat pag umaga na. Deep in my heart, I say, the Lord is all I need. I can depend on Him. Psalm 30:11. You have changed my sadness into a joyful dance. You have taken away my sorrow and surrounded me with joy. It is the Lord who will do that, not the devil. It is life that will do that, not suicide. It is getting closer to God that will make that happen. It's not getting far away from God. Know and appreciate the connection between God's blessings and natural law. Most of the time, that's where we fail. To connect natural law and God's blessings, that God blesses those that obey natural law. Proverbs 3:16-18, mahabang buhay ang dulot ng kaalaman. May taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Pag ang tao ay maalam, maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad na ang taong may taglay na karunungan para siyang punong kahoy na mabunga kailanman.
So kailangan magpakadunong-dunong tayo, magrunong, mag-aral. Especially no natural law. The laws of physics, the laws of economics, the laws of psychology, the laws of psychiatry, lahat yan galing sa Diyos. And the more you master these laws, the less trouble, the more fruit you will have in your life. Ecclesiastes 7:14, when times are good, you should be cheerful. When times are bad, think about what it means. God makes them both to keep us from knowing what will happen next. So masaya ka, magsaya ka. Malungkot ka, suriin mo kung anong kahulugan ng lungkot na yan. Yan ba ay because you broke natural law? Because you're going to trial? You're being prepared for greatness? Or this is a consequence of what you have done? Suriin mo yan. Huwag ka lang malungkot. Yung puro lungkot, na puro drama, puro sentimiento, walang mapapala yan. Pag nalungkot ka, go to the next level. Isipin mo kung ano nagpalungkot sa'yo at solvein mo yun. Para mawala na yung lungkot, o huwag nang maulit. Iwasan at minimize ang pagtatampo. Hindi lang sa Diyos, sa magulang. Mga anak, huwag kayong tampo ng tampo sa magulang pag hindi kayo nabigyan ng cellphone na may lamang folding bed. Ay, meron na pala nun. Diba? Huwag kayong tampo ng tampo. Kaya nga kayo nagbuhay hanggang sa point na where you are right now dahil binuhay kayo ng magulang nyo tapos hindi na ibibigay yung gusto nyo, puro kayo tampo. At huwag kayong tampo ng tampo sa inyong asawa. Alam nyo yung tampo kung minsan ginagamit pang blackmail eh. You want something, you don't get it, dadaanin mo sa tampo para mapuwersa na siya na ibigay yun sa'yo. It is unkind. It is unloving to blackmail people who love you. You should love them back. Not force them to give you everything you want, when you want, however you want. At ganun din naman mga magulang, huwag lagi magtampo sa anak. Talagang may mga ibang uri ng takbo ng kaisipan sa mga panahon na ito na hindi eksaktong kabukha ng pag-iisip ng unang panahon. Adjust. At huwag kayong tampo ng tampo sa mga kapatid. Itinutuwid ng kapatid mo, halimbawa yung bad manners ng sarili mong anak, na pamangkin naman niya, magagalit ka na sa kapatid mo. Huwag tampo ng tampo. Yung tampo, childish yan. Make life easier, lighter, happier. Ang iksi-iksi ng buhay mo, kung mabubuhay ka halimbawa ng 10 hours, pasimplihin na lang natin, 10 hours ka lang ng buhay, kahit hindi ka naman insekto. May mga insekto kasi 10 hours lang. 10 hours ka lang ng buhay, tapos 3 hours na nagtatampo ka sa isang sulok, di ka balugi nun? At nilugi mo rin yung mga tao na dapat masaya, pero tampo ka ng tampo dyan, pare-pareho kayo nagkakadamay-damayan. Mahirap kasama ang tampurista. It is childish. Kasi ang mga tampurista, merong sense of entitlement. I deserve to get what I want. You don't give it to me, so I'll make tampo. 1 Timothy 6:7, we didn't bring anything into this world and we won't take anything with us when we leave. Tulad ganong mag-asawa na yon na gusto lang may anak ka na ba nung pinanganak ka? Wala po. Ayun naman pala eh. So, pag may kaanak ka, bonus. Pag wala, huwag mong ipagtampo. Kasi wala ka naman daladalang anak na ipinanganak ka eh. Mayaman ka na ba nun? May ganito ka ba? May ganon? Wala. Yung pala, hubad na hubad. Walang wala ka nga nung inilabas dito. Tapos ngayon gusto mo, meron ka lahat. Pag binigyan ka, salamat, bonus. Pero pag hindi ka binigyan, natural lang yun. Yun ang natural. Don't feel entitled. Because you brought nothing into the world. And you cannot take anything out of it. Nagsimula ka sa Diyos ka rin babalik. So huwag mong sirain ang relasyon mo sa Diyos dahil lang wala kang papa. Dahil lang wala kang kotse. Dahil lang bumagsak ka sa bar. Sisirain mo ang relasyon mo sa Diyos. Sa Diyos ka galing, sa Diyos ka babalik. Yun ang relasyong alagaan mo. Kasi yun ang pinakamahalaga. You come from God alone. And you will return to God alone. Keep friends. Stay friends with God. God is the best that we ever have in our life. And especially, when you're going through sorrow, through difficulty, that's when you need a better, closer, more loving relationship with God. Tigilan niyang pagtatampo. Hindi yan bagay sa matatalino. Hindi yan bagay sa mga espiritual. Hindi yan bagay sa mga anak ng Diyos na nililiwanagan ng karunungan ni Jesus. Aming Diyos, turuan niyo po kami. Suriin na aming mga sarili kung marami kami mga drama sa buhay at tampo kami ng tampo. And right now, O Lord, we want to surrender this ugali to
to you. Suriin niyo po kami. Mga kapatid, tayo yumuko sa presensya ng Panginoon dahil may mga gusto ko ipanalangin right now. Yung mga tampurista, tumayo kayo. Mananalangin tayong iwaksin ng Panginoon yung ganyang ugali sa inyong buhay. Kasi mahirap yan sa inyo at mahirap sa iba. Huwag na kayong mahiya. Tumayo kayo kung tampurista kayo para i-bless kayo ngayon ng Diyos. Last 3 seconds. Receive the blessing from God. Panginoon, yung mga tumatayo ngayon, inaamin yung pagiging tampurista. Hindi na namin susuriin kung saan ang galing ito, pero alam namin hindi ito galing sa inyo. So in the name of Jesus, brothers and sisters, renounce this spirit that is negative, that is not helpful, that is not loving to yourself and to others. Manalangin kayo sa Panginoon at ito ibigay nyo na sa Kanya, alisin na sa buhay at tumanggap ng pagpapala ng pusong makaunawain, pusong mapagpasensya at pusong maibigin. Pray to the Lord silently. Salamat, Ama, dahil kayo po'y Diyos na napakabuti, napakahusay. At ngayon, Lord, thank you for the restoration that you will give to people who stand up knowing that it is only you, O God, who is our hope. At nawa ko, anumang space sa puso ang matatanggalan ng pagtatampong ito, palitan nyo ng pagiging maibigin, mapag-unawa, at mabait. Upo na kayo, mga kapatid. Salamat, Ama, sa iyo pong pagdinig sa mga panalangin ito. And in some more silence, everybody, bow to the Lord and continue to pray. Nabigyan kayo ng Panginoon ng pasensya doon sa mga matatampuhin pa rin na nasa buhay niyo at wala ngayon dito para tumayo. Be with the Lord in silent prayer.